Good evening, everyone. Sa mga truck drivers, lalong-lalong na dito sa Canada, mag-interview tayo ng isang owner operator para magkaroon lang tayo ng mga idea kung paano maging owner operator dito sa Canada. Ang owner operator, ikaw mismo yung nagmamay-ari ng truck at nagtatrabaho ka sa isang kumpanya. Ang company driver naman, nagda-drive ka sa company as a truck driver. But they're the same as a truck driver. But this time, ikaw ay isang owner operator. So magtatanong tayo kay Mr. Bertrand kung gusto niyo magkaroon ng mga questions, sasagutin niya sa ating live Facebook. So, number one question natin kay Mr. Bertrand. Paano ba maging owner operator? Paano maging owner operator? Depende na lang sa iyo kung anong gagawin mo. Kasi depend may kanya-kanyang idea kasi biga paano maging isang owner operator. Baka iba yung... Kaya nasa sayo na yon kung paano mo siya i-work out. Tinan mo yung mukha niya. Yung mga obligasyon mo bilang owner operator, ano ba yung mga idea? Ano ba yung mga obligasyon mo bilang owner operator? Obligasyon, di naman na iba eh. Company driver, owner operator, ganun din naman eh. Ang pagka meron lang siyang pagkakaiba, yung feelings mo, sa iyo na yung unit, iyo na yon, hindi yon sa kumpanya. Yung obligasyon sa unit, ikaw din yon. So, yun yung pagkakaiba doon. Pero doon sa time na obligasyon, the same as usual lang din kung nasa kumpanya ka o nasa owner operator. So, same din ang commitment mo bilang company driver at saka owner operator. Oo, kasi bilang isang company driver, commitment mo rin yun eh, doon sa unit or ano man eh. Kasi pag hindi mo siya pangangalagaan, wala ka rin income. Ganon din yun pag owner operator. Ganon din ang dapat ang gawin mo na commitment mo rin siya. Ang pagkakaiba lang, ikaw na mismo ang gagawa. Hindi yung may kumpanya pa nagagawa para sa unit. Ano kaya ang magandang ideal na panahon para maging owner operator? Kailan ba dapat maging owner operator? Kailangan ba meron bang certain amount of months bago ka maging owner operator dito sa Canada o pwede na owner operator na agad? Wala eh. Nasa iyo na yun eh. Parang business din yan eh. Dapat focus ka. Either wala ka man o mayroon. Basta kung nasa isip mo kung kaya mo na at ma-approve ka doon sa ginagawa mo, gawin mo. Kasi kung halimbawa, magantay ka pa sa panahon na darating o magantay ka pa sa panahon na kung kailan, mangangarap ka lang doon eh. Hindi mo pa alam kung ano talaga siya. Kung paano mo talaga siya papasukan o paano mo talaga siya maranasan. Kaya kung nasa isip mo, focus ka lang sa isang bagay, gawin mo na. Huwag ka na mag-antay. So hindi na kailangan veterano ka rito bago ka maging owner operator. Basta discarte mo yan. Hindi.
dapat yung buo ang pag-iisip mo, na alisin mo lahat yung mga negatibong bagay sa sarili mo na nakakasira doon sa papasokin mo, kasi business yan eh. Eh yung in terms of freedom, yung kalayaan mo, nabago ba yung kalayaan mo bilang ikaw nung company driver ka pa? Ngayon na owner operator ka na? Parehas lang, wala namang pagkakaiba. Feelings, ang feelings mo lang, yung pakiramdam mo. Kasi iba yung sarili mo na eh. Iba yung, kumbaga sa ano, kung paano ko ba ito anuhin, kasi sarili ko na ito eh. Unlike nung mayroong namagitan sa inyo na halimbawa eh may ari ng truck, may kumpanyang may ari, parang may time na baliwalain mo lang yung bang ganun. Oh, pero doon sa in terms of pagtatrabaho, parehas lahat 'yun. Walang pagkakaiba. Sa ano naman, sa pera, kailangan ba ng maraming pera bago maging isang owner operator? Oh. Magkano bang kailangan mo i-prepare para maging isang owner operator? Depende. Depende kasi klase-klase kasi pagiging isang owner operator eh. Pwede namang wala. Pwede bang mayroon. Nasa iyo na 'yon. Makakuha ka pa rin ng nasa iyo na 'yon. Ma-aprubahan ka pa rin. Oh. Basta wag mo lang isipin na gusto mo gawin mo para malaman mo kung ano talaga. Yung down payment, may certain amount ba ng down payment ang truck? Kaya nga, nandun na binanggit ko na iba-ibang terms, iba-ibang Merong wala. Kaya depende doon sa papasukan mo. Na terms na... Ano ba yung nakuha mo? Ano ba yan? Ito bang tracking sa pagiging owner operator ba? Sa'yo na yung truck o kasi may list doon eh? Ano ba yan? Hindi pa, utang. Siyempre utang yan eh. Utang, pakiramdam mo lang sa iyo pero hindi pa. Nandun yung time na pag nag-business ka, kailangan mo talagang pagsikapan, trabahuin. Pero yung truck mo na yan, list, ano ba yan, list doon? Paano ba yan? Parang lease, ganun lease. How many years mo siya i-lease bago maging toon? Sa kontrata, maabot siya ng 5 years. Mostly 5 years naman talaga eh. Sa mga pag... Ano? Si Buika pala yun. Yung loan, magkano ba inaabot yung... Wala yung loan ng ano, nandun na yun sa kontrata namin. So, gano'ng katagal? How long yung... 5 years. 5 years. May idea ka ilang percent ang... Wala. How about penalties? Ano mga penalties ng mga... Pagkaganda mo? Nandun na yun sa kontrata. Lahat yun, nandun na yun. Depende pa rin sa nag... Pahiram sa'yo ng mami sa'yo. Kailangan pa ba ng co-maker magkukuha ng truck? Hindi na kailangan. Sa sarili mo, pwede ka nang magkaroon ng truck. Magkukuha ka ng truck. Pwede. Pwede kahit sino. Wala ng co-maker. Kahit sino, pwede. Yung insurance, ano, sa'yo ba yan? Insurance, kumpanya niya yung papasokan. Yung mga basic tools, kailangan po. Ano, sa ikaw ba bibili o hindi mo kailangan ng tools? Yung basic tools na sinasabi, kasama na lahat sa truck yung halimbawa, early warning device, first kit, o ano-ano man, fire extinguisher, kasama na lahat yun. Pag-provide ng truck o pagbigay ng truck, nandun lahat yun. Yung tools na sinasabi, halimbawa, gamit mo sa halimbawa, mga maintenance, siyempre, bibili ka rin sarili. Yung mga repairs, unexpected repairs, pwede ba minsan ikaw lang gagawa? Depende. Depende sa sira? Depende sa sira. Depende. Kasi pagka... Parang driver din. Halimbawa, pag driver ka, pag kaya mo na hindi naman makaka-apekto dun sa unit o kontrata ng unit,
Di gagawin mo. No, may ano, may limitation din naman. May limit, may limit. Pwede mong gawin sa truck. Mga pagpalit-palit lang ng fuse, okay lang yun. Oo, basic ano yan. Driver tayo eh. Yung mga ano, preventive maintenance ng truck, ano ba? Sa'yo ba yan? Yes. Sa'yo yan? Yes. Yung mga oil change sa'yo? Yes. Lahat yan, basta sa'yo lahat yan. Yung mga palit ng gulong sa'yo din? Yes. Pwede ba na tatanggalin mo yung gulong, tapos ikaw magkakabit ng gulong? No, hindi. Hindi pwede. Kailangan talaga sa shop? Kailangan talaga. Kailangan magbayad. Hindi naman kailangan magbayad. Ang dito kasi, kailangan talaga yung authorized. Authorized, mga authorized na mga repair. Oo, hindi naman katulad sa Pilipinas na pwede ikaw, lahat, kahit transmission, pwede. Lahat tayo eh, lahat tayo. Walang magkikailangan. Dito kasi, wala, hindi pwede. Nasa batas yan dito eh. Sa sitwasyon mo yun, yung income versus expenses, anong status? Kailangan mo i-balance yan. Buti nakalusot ako. Ang status niyan, nasa iyo yun. Kung paano mo gawin. Kailan ikaw gagawin. Kung how long to recover kaya sa mga yan? Pagka, maayos-ayos naman yung takbo ng business mo eh. Siguro, 2 years. Recover ka na siguro. With Blizzard? So, it works? Sa ngayon, di ko masabing it works. Kaya ko sa mga hangin. Pero nasa feelings ko yun, nasa pag-iisip. Puso't isipan ko. Na, it works. Talaga mo. Gumagalaw siya, tumatrabaho. Ibig sabihin, nasa sa'yo talaga na ikaw talaga gagawa. Bilang owner operator, parang ano, una, negosyante ka talaga na nasa sa'yo kung paano mo i-manage yung negosyo. Nakuha mo. Yun talaga. May mga average ka na ba ng cost ng mga expenses ngayon sa mga ano? Sa ngayon, wala pa. Backup. Kailangan ba ng backup money bilang owner operator? Kailangan mo? Of course. Kailangan mo rin talaga dapat. Diba? Kailangan talaga dapat. Kaya lang, kung kaya mo namang i-provide sa sarili mo na doon na nga pumapasok yung expenses at saka income. Kailangan mo i-balance yun. May mga breakdown, unexpected breakdown. Normal. Sakit sa ulo yun. Kahit sino, kahit saan, kahit ano. Kahit bago yung truck mo. Kahit bago, kahit ano. Parang tao din yan. Credit card. Sigin mo, dapat magkano ano ng credit card mo? Ano ba ito? Limit? Hindi. Nasa iyo na yun. Kailangan ba 10,000 yung credit limit mo? Nasa iyo na yun. Ikaw na dapat gagawin. Hindi na yung malaki nga credit card mo, babayaran mo pa. Mayroon o wala. So, kahit ilang piraso pa yan. How are you, Gadaw? Iyon. Iyon. Zaya. Oy, how are you daw? Bilang owner operator, kailangan ba ng mga... How are you daw? How are you? Accountant. Attorney, mga legal advisor. How are you daw? Di naman eh, kasi depende naman sa papasukan mo eh. Pero kailangan lang na may accountant ka na nag-ano doon sa income mo. Para malaman mo kung may magkano nang lumabas na pera mo, magkano na ang gastos mo, magkano na yung para kahit papaano may idea ka o may nagmamanage. Ikaw may ba may accountant ka? Kami meron. Amen. Asa si Bayang, Zion? Personal o sa ano? Personal lang. Personal accountant. Ting ting tang tang B. Ting ting tang tang. So bilang owner operator, committed ka na talaga sa long term, sa budgeting, sa... Of course, siyempre, hindi mo pwedeng hindi ka mag-commit dun eh.
Kasi kahit naman hindi ka owner operator eh, kahit normal empleyado ka lang, kailangan committed ka rin. Kasi pag hindi mo i-commit yung sarili mo doon, di wala. Ano ang mangyayari sa buwan? Di ba? Eh kung sakaling ano, ayaw mo na aalis ka na lang, pwede ba yun? Ayan dapat ang wala sa isip mo. Alisin mo yun sa isip mo. Kaya ka, bilang isang businessman, committed ka talaga. Ay, talagang focus ka. Wala ka namang magawa kung hindi magsaksis eh. Ang business talaga, pag hindi nagsaksis, at least ginawa mo. Diba? Paano mo masubukan, paano mo malalaman kung anong klaseng business yan pag hindi mo subukan? Tingin-tingin ka lang. Diba? Isip-isip ka lang. Ano kaya yun? Ano kaya yun? Pasukin mo. Para malaman mo kung ano talaga nasa loob. So, pinagplanuhan mo talaga yan? Siyempre. Siyempre. Kasama pamilya, siyempre. From beginning to end, may plano ka talaga? Siyempre. Kahit hindi naman dito sa Pilipinas pa. Talaga may plano yan. Kasama sa pamilya yan. Wala naman video ko, pare na para. Nausap po na galing kasi. But si Ke Beltran meron ah. Naka-live yan sa iyo. Anong maganda ba? Bagong truck o second hand truck? Iyang ano na yan, depende na lang sa taong kukuha. Nasa iyo na yun kung paano mo i-manage. Para sa iyo, para sa akin. Sa akin naman kasi gusto ko bago eh. Depende sa iyo. Nung kinuha mo yung truck na yan, meron ka bang specs na talagang tinarget na ganito dapat specs ng truck ko? Hindi rin. Kailangan mo siya unti-untiin. Oo, oh, kasi nandun ko sa time na zero down eh. So, expected ko talaga, kulang-kulang yun. Ano yung nandun sa truck? Kung ano nandun, as is lang, as is. Well, is as is. Oo. Wala may tumig. Wala. Mga fuel efficiency na eh. Yun yung kasama sa truck yun. Efficiency na truck. Kasi marami eh. Trailer? Well, daily news as company. No, so nagre-rent ka ng trailer? Hindi, wala kami rent. So, sa company, provide na. Basta ikaw, ano ka lang. Nakaaway yata kayo ah. Sa mulo. Ano ka lang, di pala? May mga warranty rin ba yun? Balasan. Mayroon. Lahat yan may mga warranty. Sama ko si Sir Alex. Ano bang maganda bilang owner operator? Sarili mo o sa company ka? Kasi meron ako nakikita mga truck na sila, yung pangalan nila nandun sa truck eh. Hindi. Hindi. Owner operator ang tawag doon, kung totoo. Si owner yun. Ah, owner siya. Owner ka na. Hindi ka operator. Owner ka na. Oh, may ari ka talaga, ikaw na doon. Mo na yun nandun sa... Oh, lahat na ikaw na doon. Oh, simula sa pag-apak ng gulong sa lupa hanggang sa pag sa taas. Lahat na yun, iyon na lahat yun. Yung bang pakipaganap ng biyahe, pati lahat-lahat, sa'yo na lahat yun. Wala ka na dapat inanong iba. So, ibang usapan naman. Tama na yung tagalawa ha. Okay. Patience. Proper planning. Of course. Lagi naman natin ginagawa yun eh. Lagi natin ginagawa yun. Kahit naman siguro sa ang trabaho, kailangan tayo magpa-plano ng maayos. Hindi pwede yung... Ano ba ito? Okay, pwede. Sa decision making, mag-focus ang magayang sa iyo bago ka mag-design. Mapreso ka! Bituin! Pamilya po. Ah, sa... Keep safe mga lodi. Thank you, Jerome. Ayan. Dinig ka sa labi. Iwan! Ano pa ba? Nakaligtaan kong tanong sa iyo. So, yun lang siguro mga... Sa ngayon, yun lang muna siguro. Sa ngayon, yun lang siguro mga... Sir Alex.
tanong ko sa kanya, ito, sino to? Si Raji Henner. Mga kamalupit. Shout out, mga kamalupit. Mga truck driver dyan. So, hanggang dito lang ang ating interview kay Mr. Beltran. Maybe next time, we do have another interview sa pagiging truck owner operator dito sa Canada. So, maraming salamat. At see you on my next video. Happy New Year, guys. Happy New Year. Walang yakalisa. Ayan, mga